Hi guys, isa ka rin ba sa mga taong mahilig manood ng vlog ni Kong TV? Ayan, lupit nung vlog nila sa Japan, di ba? Sobrang lupit nung kwento, nung pagkaka-edit, and syempre pagka-color grade. Kasi naparamdam nila sa atin dun yung vibes ng Japan. And ngayong oras na to, syempre, ayan, dahil nga sobrang nahook ako dun, gumawa rin ako ng ganung kulay. And hindi ganun ka-perfect, pero andun pa rin yung vibes ng Japan. And ngayong oras na to, tuturuan ko kayo kung paano ma-achieve yung ganung kulay na yan. Nandito tayo ngayon sa Premiere Pro at ito yung gagamitin natin yung video na lalagyan natin ng Japan look or katulad ng vlog ni Kong. Ayan, ang gamit natin dito ay Sony 6400 with 35mm and ang settings natin dito is S-Log2 na naka-S gamot. Ayan, share ko na lang sa inyo yung settings ko dun sa description and appear na lang natin dito sa video na to. Pwede nyo i-skip tong video na to or yung part na to ng tutorial kung yung video nyo is hindi naman naka-S-Log2. Ano? But ngayon, naka-S-Log2 ako. Pakita ko na rin sa inyo kung paano kino-convert ito for sa Rec. 709. Hindi ako naglalagay ng LUTs ng Rec. 709 because ginagawan ko siya ng magandang way na medyo flexible. Ayan, kasi pag naglagay ng Rec. 709, medyo, ayun na, fix na siya and konting, ano na lang, adjust. Pero medyo may, hindi ako na-satisfy, kaya ginawa ko, ang ginagawa ko na lang is, iatas ko yung contrast. Ayan, medyo pinapirapan ko lang yung sarili ko, pero ayan, tinataas ko yung contrast, ayan, mga sobrang taas, and then tinataas ko din yung saturation. Ayan, siguro mga 180, ayan. Pwede nyo naman itong gayahin din. Depende sa inyo. Pero ito yung way ko kung paano siya kinoconvert sa Rec. 709. And then yung white balance, click nyo lang yung kung si alin yung pinakaputing part doon. And then yan, na-convert na natin siya sa Rec. 709. Ito yung before niya and ito yung after niya. Medyo ayusin lang natin siya ng konti. Ayan. Kailan tayo ng konting contrast. Yung shadow, yung highlight, sobra. Ayan. So, ayan, na-convert na natin siya sa Rec. 709. And then, so ito na yung part 2 ng tutorial natin. After nyo ma-convert sa Rec. 709 or sa pagiging color correct mo na siya, ayan, patungan mo na siya ng adjustment layer. Ayan. Then, dito na natin ilalagay yung LUTs. Again, yung LUTs pala is, message nyo ako sa Instagram, ibibigay ko sa inyo yung LUTs na ginamit ko dito para ma-achieve yung Japan look. Actually, meron akong na-download na LUTs sa YouTube, galing sa YouTube. And then, nilagyan ko lang siya ng tint. Ayan. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Then, papatong ko lang yung LUTs na na-download ko. Ano lang to, hindi to yung mismong LUTs na ibibigay ko sa inyo. Ito ay, asan na yun? Mayroon din ako maghanap ng mga LUTs sa YouTube eh. Ayan. Ito siya. Ayan yung kulay niya. Tapos, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng green na tint. Yun. Diba? So, nagmukha na siyang Japan look. So, tanggalan konting highlights. So, yan. Meron na siyang Japan looks. Diba? Pero, ayun nga, dahil nanonood ka na rin dito sa YouTube channel ko, ibigay ko na siya ng libre sa inyo. Ayan. Punta lang kayo sa Instagram ko, message nyo ako, and then ibigay ko sa inyo yung isang Japan look na ginawa ko. Ayan. Tanggalin ko muna to. Ayan. Another adjustment layer ako. Para di na kayo mahirapan, message nyo sa Instagram, ibigay ko sa inyo itong LUTs na isa. Ayan. Itong Japan LUTs ko. Ayan. So, para hindi kayo mahirapan, ang gawin nyo na lang, kasi ang vibes kasi nung Japan is, lagyan ng green yung shadow and yung cuties is medyo red ng konti lang naman. Pag napanood nyo yung vlog ni Kong, medyo may ganung touch kasi nagko-contrast dapat dun yung green tas yung medyo red yung skin tone. Ayan. So, ayan, ang ginagawa ko lang naman is, kiniklik ko lang ito. Skin tone. Ayan. Ayan yung saturation. Tapos lang natin. Click ulit. And then, ayan.
Ganyan ko lang naman siya ginagawa. And then yan, meron na kayong Japan look. Or so kung gusto niyo magkaroon ng vlog na parang Japan yung datingan, ayan, ganyan yung Japan looks natin. Then yung third step natin, syempre ito wala, nasa inyo na kung maglalagay pa kayo nito. Kasi meron man ng Japan look yung video ninyo. Another adjustment layer. Then add lang tayo ng dreamy look. Ako pag naglalagay ako ng dreamy look, search for Gaussian blur. And Gaussian blur. Then after niyo punta ng Gaussian blur, lagay kayo ng blur syempre. Siguro mga something 30 or 40, depende sa trip niyong pagiging dreamy look. And then nagawa ko siyang lighten. And then binababa ko yung opacity niya. Ayan, yan yung way kung paano gawin yung dreamy look. Nasa sa inyo na lang din yan. Ayan, so yan, meron na kayong dreamy look na Japan look na dreamy look. Nagulo. Pero ayan, so nagay lang naman. And then kung sa inyo na lang din kung ano yung gusto nyong dating ng dreamy look ninyo. So yun guys, ayan yung tatlong step kung paano ko na-achieve yung Japan look tulad ng vlog ni Nikong TV. And ayun, di naman siya ganun kahawig, pero yung vibes ng Japan is, ayun, medyo na-achieve natin. Tulad ng sinabi ko sa inyo, pwede nyo naman kasing lagyan ng tint na lang, and then yung shadow, and yung highlights, lagyan ng konting green, then i-fix yung skin tone niya. Pero sabi ko nga, shortcut na lang, chat nyo ako sa Instagram, biusin nyo yung LUTs na ginamit ko dito. So, yun lang, at sana marami kayo natutunan dito sa YouTube channel ko.